yung mga meg, meron naman ako may share sa inyo kung paano po natin idikit yung plastic sa RFID. Yan, meron po siya instruction sa likod. Dapat horizontal siya pag install natin doon sa motor. Sa inlet na motor natin. Yan, may guwit dyan. Dyan po yung, yan po yung mga tutupiin natin para sumakto yung plastic. Pag-transfer natin doon sa RFID. Yan. Slide lang natin po paunti-unti. Yan, hanggang lumabas siya. Mga lahati siya. Pagdating sa kalahatin yan, meron yan guwit na tutupin. Yan, tutupin mo yan siya. Tapos, yung bandang ilalim yan, tutupin mo ulit. Tapos, yan na yung saktong sukat doon para doon sa, makadikit doon sa RFID. Yan. Dikit mo ng gitna, tapos gilid na. Yan, para sakto lang siya. Tapos yan, may logo yan ng LTO. Yung plastic na yan, kaya dapat mo talaga siya i-transfer. Ipatong mo doon sa RFID. Then, tatanggalin natin yung kabilang side para buo, madikit na siya ng buo. Yan guys, nadikit na natin, na-transfer na natin yung plastic na NTO para ma-cover yung RFID. Yan, diba? Yan na siya kadali. Hindi siya mahirap i-transfer. Ngayon, install na po natin siya sa aking motor. Ang motor ko ay Sniper. Maliit yung headlight, kaya dapat ang sabi doon sa instruction, dapat horizontal siya. Kaso kung horizontal ko siya, matatakpan lalo yung headlight ko. Kaya ginawa ko, yung video, bandang kanan ko siya nilagay, tapos pinataglit konti. Para hindi po matakpan yung headlight ko. Yan. Dapat, pag nadikit na yan, hindi na agad matatanggal yung buti sa akin. Nung kamali ako dyan, kasi gawa na medyo nagbabol sa loob, tinanggal ko siya ulit. Pero hindi po siya, hindi pa totally nadikit siya. Mga Meg, kung meron kayo natutunan, huwag nyo kalimutan i-subscribe and like my YouTube channel. Ingat kayo lagi. Ride safe. God bless.